I have stayed in the service for almost 16 years. Nung una, hindi ko naman pangarap magsundalo. Since may background ako sa ROTC, I decided to pursue a career in the military. I joined the Probationary Officers Training Course of the Philippine Army. Nag-join ako ng Air Force eventually pagkatapos. And since I was young that time, I was given the chance to join the Long Blue Line of Military Aviators. Naging piloto ako. I am a proud member of Military Pilot Training Class of 2012 of the Philippine Air Force Flying School. When we entered the military profession, marami kaming kailangan i-forgo. Personal comfort, we reject our right to live where we choose, to say what we think, to dress as we like. And from the moment we become soldiers, it needs but an order to settle us from this place to that, to be separated from our families and dislocate our normal lives. Sa Philippine Air Force kasi, we have different kinds of pilots. We have, like me, I am an instructor pilot. Pero before, naging helicopter pilot ako. I am a rescue helicopter pilot. So meron din tayong mga jet fighter pilots, C-130, mga airlifters. Trabaho namin is to perform the mission of the Philippine Air Force in support of the mission of the Armed Forces of the Philippines. Ako, I am an instructor pilot. Nagtuturo ako ng mga estudyante dito sa Philippine Air Force Flying School. Mga aspiring pilots. Pilots ito ng Philippine Air Force. We teach them the basics of airplane flying, what are the basic maneuvers, mga how the aircraft reacts in flight, kung paano kontrolin yung mga eroplano. Then from here, pag nakagraduate na yung mga estudyante namin, na-assign na sa mga iba-ibang flying units ng Philippine Air Force. So napupunta sila ng cargo, mga airlift platforms, mga helicopters, may mga attack aircraft din, mga jet fighters. In my case, naging rescue pilot nga ako. We performed several missions during the aftermath of Super Typhoon Yolanda and Bohol earthquake. So nag-perform kami ng mga relief and rescue operations during that time when we were deployed in Central Visayas, particularly during those calamities. Doon ko nagamit yung mga naituro sa amin sa military, especially sa flying school, na trust your instruments, maging confident ka na kaya mong gawin kung ano man ang nasa procedures, kung ano ang naituro sa inyo na mga instructor pilots, maging stable ka and decide. Minsan pinapanghinaan ka ng loob, lalo pag medyo nakakaba yung sitwasyon, pero kaya naman pala nating ma-survive. Sabi ko nga, malaking tulong yung mga pagsasanay na pinagdaanan namin sa aming mga trainings sa military. When we go to missions, ang laging panalangin ko lang is may perform namin yung mission, makatulong sa ibang tao, makauwi ng safe, makabalik ng ligtas sa aking pamilya. As regards my accomplishment in the Philippine Air Force Basic Military School, time and again, marami kasing mga issues na nangyayari sa school. Lagi kang may maririnig na may mga estudyante na nag-suffer ng maltreatment, sexual harassment. Over the years, parang ganun yung lagi mong maririnig na may mga kaso. Nung umupo ako bilang assistant commandant sa pangunguna ng commandant namin, si Colonel Tomesa, we made sure na magkakaroon ng change sa loob ng school, sa pamamalakad at pag-handle ng mga trainees. Walang issue kung member ka ng LGBT, babae, lalaki, magiging fair ang treatment sa inyo. Ang importante is matuto kayo at makasurvive, mapagdaanan yung training at ma-improve yung skills, knowledge at saka attitude ninyo bilang mga susunod na sundalo ng Philippine Air Force. For the past two classes that we have handled at the Philippine Air Force Basic Military School, nakagraduate ang mga estudyante na wala kaming recorded case of any case of hazing, maltreatment, or sexual harassment inside this training institution. Kailangan talagang makita nila yung dedication and drive mo na to make a change, a positive change in the organization. In the long run, dahil naintindihan nila kung ano yung gusto naming mangyari, na malinis yung organization, maiwasan yung mga violations committed against the trainees, I went out of my comfort zone and did my best para ma-supervise yung mga trainees namin and the instructors on how they handle the students. Naging matagumpay ang pamamalakad namin sa Philippine Air Force Basic Military School. Na-achieve namin yung gusto naming mangyari na at the end of every class na nagtitraining, magiging professionalized yung pag-handle sa kanila and makakapag-produce kami ng mga sundalo na sanay ng maayos at magaling na pamamalakad ng mga instructors namin sa loob ng school. My family has been the source of my strength and inspiration all the years of my military service. My wife and our daughter, they are the wind beneath my wings, and I am truly thankful for the inspiration and motivation that they have been giving me. I am very thankful to God for giving me my wife and our daughter. Pagbutihan lang natin ang ating tungkulin bilang mga opisyal at sundalo ng
hukbong himpapawid at ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sabi nga, we are protectors of the people, the sovereignty of the state, and the integrity of national territory. So let's perform our job well and let's do our best to be of service to the Filipino people and to the Filipino nation. Let us always choose to be kind. If there's an opportunity to help, let's help others. After all, we need each other's assistance. We cannot live alone, so let's choose to be kind and let's always aim to be of help to other people. Lieutenant Colonel Joseph Bitangkur.